gusto nyo bang gawing mas maganda at mas realistic ang inyong mga color pencil drawing, so panoorin nyo itong buong video because may bagong technique akong ipapakita sa inyo. Ito yung tinatawag na soft pastel based color pencil drawing. So ang gagamitin ko ngayon is yung ito, Mungyo Soft Pastels. Ito yung medyo mura lang na brand, ano? Hindi naman kailangan ng mahal. So yung mga nakita nyong colors na yan, yan yung mga ginamit ko para makabuo ng isang mixture na gagamitin natin parang base tone. Ano? Ang gagamitin lang natin is cutter, kakayasin natin ng konti-konti bawat colors na pinakita ko sa inyo kanina hanggang makabuo tayo ng mixture based on doon sa skin tone ng reference photo na gagayahin natin. Ang gagamitin kong color pencils ay yung pinaka maraming gumagamit, ano? Yung FCCP. So ito unti-unti, little by little, timpla-timpla lang, experiment. Kailangan maging perfect talaga yung ating mixture kasi ito yung gagamitin natin base tone, ano? So trial and error lang, ano? We have to have a separate paper kung saan tinitimpla natin hanggang makuha natin yung tamang level ng colors para sa kanyang ano. Hindi kailangan super dark dahil base tone lang naman, ano? So very very light lang, ano? Parang very light tone lang yung maibibigay. So using medyo dagdagan nyo ng white kung medyo natatapangan pa kayo dun sa color, na dapat very light lang, hindi siya dapat sobrang dark kasi ang purpose lang naman niya is to create a natural looking base tone. Okay, using brush, and by the way, make sure to watch this entire video because kapag nag-skip kayo, marami kayong makakaligtaan o marami kayong hindi mapapanood ng mga very useful tips na magagamit ninyo, lalong-lalo na sa mga beginners sa color pencils. Ano? At sa mga FCCP user, diba, ang karaniwang problem natin with FCCP ay hindi siya ganun ka-pigmented. So this might help you in making your drawings with FCCP more beautiful, mas saturated, mas realistic. So using the brush, ito, unti-unti ko siyang ina-apply sa skin tone. Dahan-dahan lang, it has to be leveled. Ano? Kailangan sa lahat ng areas, pantay lang kasi base tone lang naman siya. Undertone, kumbaga itong soft pastel mixture na ito. Make sure to make it very very light para hindi niya parang ma-over naman sa coloring. And by the way, this is just the best base tone, ano? Ang medium, ang this is essentially still a color pencil portrait. So, humingi lang tayo ng parang konting tulong na mas maging maganda yung skin tone. Now, kung nakikita niyo na medyo weird din itsura niya ngayon, ano? Ngayon ito, no? Yung the same mixture kanina na very light lang, patungan niyo nito. Yung mga natira, no? Kapag nailagay nyo na yung base tone, yung natirang powder, lagyan nyo ng mga dark colors na yan. Ano? Kung hindi nyo nakita, balikan nyo and then stop nyo para makita nyo yung nilagay kong doon sa natirang powder para mag-darken ng kaunti. At ang purpose naman nun is para malagyan naman natin yung mga shadows. Ayan, nakikita nyo, mas darker shadow sa base tone. And make sure na ang lalagyan mo lang ng darker mixture na yan, ano? Ay yung mga dark tones. Okay? So dito, parang medyo may konting tulong na sa FCCP na sa mga tones, sa mga tonal values na importante sa drawing. Okay, so again, base tone lang essentially, pero wag nyo naman i-overpower, no? Kasi nga, this is still a color pencil drawing. So basically, tinulungan lang tayo to para magkaroon na ng solid base tone na very subtle and halos kakulay na rin ng skin tone. And ito, pinupull off ko yung mga highlights na natakpan nung ating base tone. So using kneaded eraser, puntahan nyo lang yung mga highlights, no? Yung mga white parts, yung mga light tones na natabunan ng pastels. Burahin nyo ng kneaded eraser para alam nyo kung nasan yung inyong mga highlights kapag nagpo-progress na yung ating drawing. Now, ito na tayo sa part ng paglalagay ng FCCP or ng Faber Castell Classic Color Pencils. Now, ang ginagamit ko is only the 24-piece. Kasi naniniwala ako na with the 24, andun na lahat yung kailangan natin sa skin tone. So, hindi ko na in-specify lahat ng colors. Kasi doon sa 24, basically, looking at it, alam mo naman na kung ano yung magagamit ko sa skin tone. Basically, yung black. Ayan, ginagamit ko yan sa mga dark shadows. And then, dark brown, light brown, tapos maroon, and then pink, and then orange, and white. White pencil. So, yun lang naman basically. Pwede mong dagdagan ng lighter, light green, yung para siyang yellow-green. Pwede mong dagdagan yung skin tone. Makikita nyo dito, nilagyan ko siya ng green din. So establish mo lang yung mga shadows based on your reference photo using mga earth colors doon sa iyong 24-piece set. And ito pa isang tip, ano? I use black sa dark shadows. I don't use black sa skin
pag ang gamit ko ay Prismacolor or Polychromos, no? Pero ang gamit ko ay mga student grade pencils, I use the black kasi hindi ako ganun kasatisfied doon sa naibibigay ng mga dark browns pagdating sa intensity ng shadow, ano. So gusto kong lagyan ng black para mas intense yung shadow kasi papatungan ko pa naman yan, multi-layering pa rin naman yung gagamitin natin. So kumbaga yung black gaya nito, di ba, hindi ko iniiwan na black, ano, ginagamitan ko ng violet. So this is another tip, pakinggan nyo mabuti. When you use black or any dark shadow, ano, patungan nyo ng very very light violet. Makikita nyo, pag nagsama sila, it becomes a really nice, saturated, and beautiful shadow. So, ayan, gaya nyo ito. Diba, darker yung mga shadow sa part na ito, nilagyan ko ng violet, and then pinatungan ko rin ng mga reddish tone, ng pink, ng maroon. And the violet gives this a very full, full-bodied shadow na, siyempre, with artist grade pencils walang problema, kaya naman natin yung mga shadows, pero with FCCP medyo nakukulangan tayo sa pigment, so we need help from other pencils like violet. It seems funny to use violet on the skin, pero pag pinatungan mo na siya ng ibang colors, nagiging natural na rin yung ating violet. Ayan, so panuunin nyo itong paglilayer natin, ano, makikita nyo dyan, obserbahan nyo yung mga colors na ginamit at kung paano ko siya ginawa. Dahil may commercial muna tayo saglit, ano, gusto ko lang mag-shout out kina Irish Estribo Ginanaw, Jude Bulay, Jervin Corpus, Jopie Montero, Mahmoud Tanji, Dwight David Chan, Don McClaire Gonzalez, Kagads TV Channel, and Nicanor Villanueva Jr. Shout out sa inyong lahat. So balikan natin itong ating drawing. The same technique, ang naiba lang talaga is nilagyan natin, ang star of the show is the pastels because they give a very nice base tone na very very much parang very subtle and intricate tones. Kanina nakita nyo ba doon simula parang ang dark, sobrang na dark yung ating base tone, pero ngayon nung nalagyan natin ang color pencils ay nagsisilbi na siyang magandang very natural light base tone na nakakatulong talaga sa ating drawings. So this is another, ano, kasi gusto kong nag-experiment lalong-lalo na sa FCCP kasi alam ko na napakadaming FCCP users. So this is one of the things na pwede nyo subukan, ano, sa inyong mga drawings. Parang try lang din, ano, baka sakali na magustuhan nyo, maging effective sa inyo at mas maging realistic yung inyong mga drawing. Kasi nga, we need some help in using student grade pencils. At ito yung naibigay ng ating base tone na gawa sa soft pastels na dinurog natin, na tinimpla natin hanggang makuha natin yung tamang mixture sa kanyang skin tone. So kapag magtitimpla tayo ng base tone using pastels, make sure nakaharap natin yung ating reference photo para alam natin kung gaano kadami ng medyo yellow, kung gaano kadami yung pink, kung gaano kadami yung parang brown, yung violet, etc. or green. And then yung sa huli, yung white na, kasi yun yung pagtimpla naman ng darkness o ng lightness ng ating base tone. Make sure na light lang yung base tone, huwag super super base tone naman, ano. Kung merong mga super dark shadows, pwede mo pang i-darken kasi ito puro mid-tones lang halos yung mga shadows na hindi naman kasing contrasted, ano. So kung highly contrasted yung reference mo, maraming dark shadows, pwede mo i-darken pa yung mixture, yung pangalawang mixture for shadows. You can still darken that para mas matulungan ka sa iyong mga shadows. O, diba? And naka-apply pa rin dito yung rules, ano? Kung nanonood kayo ng aking channel, naka-apply pa rin, matulis, magaan, layer after layer, and huwag magmamadali, always slow process pa din, ano? Kahit na may ginamit tayong soft pastels, slow process pa din. Ayan, so medyo natutuwa ako talaga sa nagiging itsura niya ngayon, ano? Kasi parang naging magandang very nice full-bodied, saturated yung ating drawing ngayon using FCCP na ginamitan natin ng soft pastel based tone. Ayan, nakikita nyo ba? Ngayon, di ba, nilagyan ko ng matindi-tinding shadow doon sa kilay. Ngayon, nung nilagyan ko na ng talagang mga hair, yung kilay ay talagang ang ganda. Ang ganda nung naging effect niya. Tuwang-tuwa ako sa naging effect niya. Di ba? Ayan siya. So, alam mo bang part 1 pa lang ito? Meron pa tayong part 2 at part 3 nitong particular na drawing experiment na ito. Kaya steady ka lang dyan at abangan mo yung susunod pa nating tutorial. Yan lang muna on this time. Thank you so much for watching.